kami on the way going home from Cambridge. Dalawang araw kami doon sa ano, sa Cambridge. Nag-hotel kami doon, at the Hilton Hotel. And we stayed there from November 21 to 23. And today is 23 and pauwi na kami. So actually we are halfway sa bahay na. So yes, and si Mr. Nag-drive siya. Ayan. Yan yung nakikita niyo doon, yung medyo mataas. Ayan, bundok yun. Yun ang gusto kong parang puntahan ngay, kasi parang may walking trail doon na overlooking mo yung city. City of Hamilton actually, na ma-overlook mo dyan pag nandyan ka. I guess si Kate na puntahan niya nila yan dyan. Yan, yan. Bundok yun na mataas. Parang magandang puntahan. Lagi kong tinitingnan yan nun pag dumadaan kami. Sabi ko one day, mag-ano ako doon, mag-walking kami doon. So yan yan. Hindi makita noon kasi puro green. Kaya ngayon, medyo kalbo na siya. Kaya medyo makita. This is the, ano, itsura ng traffic ngayon. Magaan ng traffic today. Hindi kaganda, hindi masyadong na traffic. It's 3:36 anyway, so mamaya-maya ay magkakaroon ng volume of traffic kasi syempre magsiuwian ang mga tao galing somewhere sa iba't ibang klaseng kung ano-ano, sa work or ano man, ay magiging ano, medyo ma-traffic konti mamaya-maya for sure. So yes, we're going halfway na sa bahay. Update ko kayo sa total, andito rin kami at saka hindi naman masyadong delikado kasi hindi masyado yung sasakyan. Pag nasa ganito kayo na QEW or highway dyan sa atin, pag may naramdaman kayo na ang comfortable tulad ng naiinip kayo, ganun, masikit yung batok nyo, huwag yung ibaliwala. It's either ibigay nyo na lang kung may ibang driver or palagi kayong ginigising ng helper nyo. Kasi sinkaiglap lang ang pan dito. Once na itlip ka or nilalabanan mo yung tulog mo, pangit yun. Aksidente ang aabuti mo doon. Kaya kung sakali man mag-exit ka or gilid ka na lang, tapos maghilamos, kung wala kang ka-spear, mag-exercise kunti sa labas. And after 5 to 10 kilometers uli, ganun uli. Huwag nyong lalabanan kasi maraming aksidente ang ganun. Yeah. At palaging pag dito kayo sa highway, palaging i-observe palagi yung kwan, yung traffic signs. Kung 100, 110, mga ganun. Kasi nung pinanggalingan namin sa Cambridge kanina, parang sa Crystal Beach, 70. Then tapos pagkaraan naman ng isang kilometer, 50 or 80, ganun. Kaya para hindi ka bubusibusinaan yung nasa likod or iwas sa huli, i-observe palagi. Yan lang po, kasi andito naman tayo sa highway. Huwag magpa-distract palagi. Say okay. Well, actually, a distractor, pero alam naman niya. Alam naman niya na binibidyo ko siya, so that's fine. So yun lang advice ni Mr. sa highway. Lagi akong sinasabihan niya. And that's true. Very true. Ang takbo namin ngayon is 110. Kasi yun ang sinabi ng ano, ng signboard doon, nakita ko 110. Pero yung iba na nandun sa gilid, ayan, ganyan dyan, sa lane na yan, pwede sila sa 120, 130 kasi over yung passing, ano yung tawag din? Yung fast lane? Fast lane sila, kaya pwede silang magpatakbo ng ganun. Pero hindi masyado. Yung nakikita nyo dito ay isang, ang tawag dyan, greenhouse. Diba greenhouse yun? Yan o.
greenhouse, taniman yan ng kung ano-anong tinan nila. See. May it be ano, pepper or hindi ko alam kung ano. Usually pepper dyan yung nakalagay sa inside, yung nabubungan siya at talagang may aircon sa loob. Ayan. Yan yung mga taniman din ng grapes, pero wala na yan. Still at Queen Elizabeth Roadway. Queen Elizabeth Way. Let's see closer. Ayan, oh. Ayan. It's a closer look. Nag-build up na yata ang traffic. Medyo blurred. Nag-drop by kami sa ano, sa hindi makita yung aming pinalingkinan doon sa pinakalikod. Nag-drop by muna kami sa isang tawag doon, Asian store. Bumili kami ng mga seafoods like yung bangus, bulilit, tahong. Kasi doon kasi sa amin mahal na. Kaya yun. Galing din kami doon, dadaanan namin yung place na yun, kaya dumaan muna kami yung drop by. Alright! Thank you guys for always watching our video. Bye-bye! Pahabol pa lang. Palaging nayak pag ikaw ang driver, mag-concentrate palagi at i-check yung gulong. Mas lalo pag sa highway. I-check bago mag-highway. Okay, bye-bye! Yes, totoo yan kasi meron at meron kaming nadadaanan dito na pumutok yung gulong. Nasa gilid sila, tapos siyempre mag-antay sila ng magpalit ng gulong sa kanila kung hindi man nila alam. Usually may tinatawagan para magpalit, hindi pwedeng ikaw yata magpalit sa highway. Kaya yun ang ano. Kaya before mag-start, i-check yung gulong-gulong kung ano, palitan na lang bago mag-travel. Yan guys, thank you so much.